Nagpalabas na mga kababayan ng assessment evaluation yung oposisyon, yung Partido Liberal sa first 100 days ni President BBM. Siyempre, wala man silang ipapalabas na maganda, kundi panglalait. Alams na yung ipapalabas na lalaitin nila yung administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ah, ito na nga po, sabi rito. The first 100 days, daming figures do not lie. Statement of Representative Edsel Lagman, Representative 1st District of Albay, and President Liberal Party of the Philippines. Si Lolong, mga kababayan na mas mahaba pa yung pag-stay sa gobyerno kaysa kay Marcos. What? Taga rito sa amin, mga kababayan. O, ngayon, pag-usapan natin kung tama yung sinasabi niya. Sabi rito, it must be conceded that overall performance of a new president cannot be adequately measured in the first 100 days. Yun naman pala. Hindi pwedeng sukatin sa 100 days. Sinabi mo yan, ha? Tatandaan namin yan. Titingnan natin kung ano yung mga sinasabi ninyo. After which na i-admit ninyo mismo na hindi pwede siyang sukatin sa 100 days. The period is too short for a keen appreciation, a veritable critical assessment, and a thorough validation, sabi po niya. But the president's first 100 days in office should impress and not depress the people. What? Kayo man lang po ang na-depress. Kasi yung performance ng ating pangulo hindi based sa inyong expectation. Di ba? Baliktad sa expectation kasi ninyo. Ang expectation ninyo ay mahina. Dapat niya, mahina para ma-issue kami. Maganda yung performance ng ating pangulo, kaya na-depress kayo. Yun mismo ang sabi sa Pulse Asia. Mamaya, babasahin ko yung result ng survey ng Pulse Asia. Mitsurik yung result. Napakataas ng trust ratings ng ating pangulo, much appreciated ng mga mamamayang Pilipino. At yung hindi man lang naka-appreciate, kayo, ito, yung sabi ninyo rito, the first 100 days in office should impress, na-impress po yung mga majority, at na-depress man lang po, kayo, what? Kukunti lang kayo. Yung dati lang kayo. They should give the people a peek into the best of what to expect in the next 6 years. Yun na nga po. Kailan yung expectation ninyo kasi baliktad. Kayo sa opposition, ang expectation ninyo dapat hindi mag-perform ng maayos para may pagkakataon kayong magpropaganda, makabalik kayo at least sa midterm election, may manalo man lang sa inyo. Tama. So that pag 2028, hindi nga kayo tumigil sa politika. In fact, si Santa Mama, yun ang pinalilitaw ninyo maigi. Paulit-ulit pinalilitaw. Sinabayan pa nga ni Chel at ni Bam Aquino yung 100 days.
Ano ang sinasabi ni Bam at ni Chel? Nire-recall yung mga kampanya. Yung pag-start ng laban. What? Ito eh, ipakita ko sa inyo, sabi ni Chill dito. Ito yung sinabayan nila ng pag-press release. Isang taon na ang lumipas mula nang ipahayag ni dating Vice Presidente Lenny Robredo ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2022 national elections. Bilang kabilang sa mga nakaalala nito ay ang dating senatorial aspirant at human rights lawyer na si Attorney Chel Jocno. What? Ito ang ginagawa nila. Sabay press release. Attorney Chel Jocno, October 7, 2022, kasabay ng 100 days in office, pinofloat nilang pinofloat mga kababayan si Santa Mama. Yan ang gawain ninyo. What? Ito yung impressive sa inyo na mga style. Tapos nagpalabas si Bam Aquino po. Published by Balita. Kasabay ng 100 days, inaalala ni dating Senador Bam Aquino ang kanilang pagtindig noong nakaraang taon. What? Anong pakinabang ng mga mamamayang Pilipino sa mga ganitong press releases po? Naramdaman ko pa rin yung init ng apoy na sinimulan nating sindihan muli. What? Yan ang. Yan mga style nila. Sa ganyang mga gawain na walang kakwenta-kwentang bagay, mga kababayan, impress sila. Pero dito sa achievement ng ating Pangulo, sa first 100 days, depressing daw. Tingnan natin kung totoo. Congressman Edsel, tingnan natin kung totoo. Ano sabi ng mga mamamayang Pilipino ng survey ng Pulse Asia? Sabi rito, dito dapat yung ina-highlight ng mga BBM vloggers. Huwag kayong mag-focus doon sa mga controversing kasiraan. Kasi ini-exploit ng mga kakampon. Mag-concentrate kayo sa positive outlook, sa mga achievements. Iyon ang i-highlight ninyo. Sayang ng oras, sayang ng panonood sa inyo ng mga loyalista. Yan tuloy ang nangyayari. Yung ibang mga followers ng ating Pangulo, parang nadidiscourage na tuloy. Bakit? Mali yung strategy ninyo eh. Nagpapagamit kayo doon sa mga dilawan. You see? Ito, advice ko lang sa inyo. Kung talagang totoo kayong supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung kayo ay basta lang you just create a content na maging maging viral. Kasi siyempre pag no nasa controversy, laging viral yon. So, pang sariling pakinabang lang, di wala tayong magagawa sa ganon. Di ba? But siyempre, later on, yung mga mamamayang Pilipino, mga Marcos supporters, makakalata man sa inyo niya. Di ba? Dito kayo mag-focus para basagin yung mga kasinungalingan ng mga dilawan. Kasi ini-exploit nila yung maliit na bagay na nangyayari dyan. Maliit na bagay lang naman yan eh. Kaya nga hindi pinapansin ng ating Pangulo. Di ba? Hindi siya pinapansin. Hindi kayo nakalata. Hindi niya pinapansin yung political struggle dyan, power struggle na nangyayari sa... Hindi man niya pinapansin.
May solusyon siya dyan eh, na hindi kailangan ipangalandakan at sinusolusyonan na niya. Huwag na ninyong palakihin. Pinapalaki ninyo eh. Ang impression ngayon, nag-aaway-away na kayo. Kasi may kanya-kanya kayong bata dyan. Possibly, yung iba tumatanggap, oh, kita ninyo. Pati yung pangalan ninyo nasira na rin. Pera-pera lang anya. May bata-bata, kaya nag-aaway. Oh, you see? Ang nag-destroy ng ano, ng reputasyon ninyo, kayo man lang. Nasobrahan kasi. Ngayon, balik tayo. Oy, Lolo Itzel, oh, ito. Ito yung impresyon ng mga mamamayang Pilipino. Ang na-depress, kayo man lang. Ano sabi dito? Pulse Asia, September 2022. Survey, ulat ng bayan survey, period September 17 to 21. 78% responding to the needs of areas affected by calamities, convincido. Believe na believe kay Bongbong Marcos, 78% ang na-impress. Yan yung sinasabi ninyong, imbes na ma-impress, na-depress, hindi totoo yan. Ito yung totoo. Napakalinaw. Binabaliktad ninyo lahat eh. Controlling the spread of bidko, 78% convincido. 78%. Mas mataas pa doon sa ratings ng ating Pangulo during the election. 50s lang siya eh. Hindi mag-60. Pero ito, napakataas. Protecting the welfare of OFWs, 68% ang na-impress. Tiwalang-tiwala, maayos na na-deliver ng ating Pangulo. Promoting peace in the country, 69%. Convincido. Fighting criminality, 67%. Kaya kayo na-depress kasi yung mga agents ninyo hindi nagtagumpay sa paninira, pag-aliposta. Hindi. At hindi talaga kayo magtatagumpay. Enforcing the law on all weather, on all, whether influential or ordinary people, 62% ang impress sa mga mamamayan. Creating more jobs, sinasabi ninyong tumaas yung walang, ano, walang trabaho, 59% ang naniniwala, 59% ang na-impress ng ating Pangulo. Stopping the destruction and abuse of our environment, 57% ang nagsabing approve. Impress na impress sila. Increasing the pay of workers, 59% ang nagsabing tiwalaan niya kami. Na-deliver ng ating Pangulo. Fighting graft and corruption in government, 58% impress. Eh, yung sa ano, napilit ninyong ginagamit against the, ano, the Marcos administration, against the president, yung sugar fiasco, you fail. Alam ng mga mamamayang Pilipino kung ano ang totoo. You see? And with all this, mga kababayan na nangyari doon sa office of the president, lalong nagtiwala yung ating mga mamamayan sa ating Pangulo. Now, defending the integrity of Philippine territory against foreigners, 52% ang nagsabing approve. Ito lang naman yung mababa. Pero positive pa rin. Reducing the poverty of many Filipinos, 39% ang approve. You see? Kasi nga, 100 days, paano mo riresolbahin ang problema ng Pilipinas na itinumba ng mga dilawan for more than 30 years.
Tapos 100 days pa lang si Bongbong Marcos, aasahan mong tumama pa yung pandemonyo? Aasahan mong mariresolba niya yon? Ano naman kayo? Sino naman ang makagawa nun? Di ba? Controlling inflation, 31% ang nagsabing okay niya. So may kumbinsido pa rin. Yung inflation naman, may external forces as I was explaining to people. Yung gasolina, wala man tayong gasolina dito sa Pilipinas, kundi bumili sa OPEC. Ang OPEC, hindi man natin sarili. They control the price. You see? Yung peso-dollar exchange rate, alam mo naman kung bakit siya bumagsak yung value ng peso because of the increase in rates ng dollar. Kaya bumaba tayo kasi nag-increase yung dollar. Kaya dollar exchange, yung interest rates nila, pag in-increase ng Amerika, bababa tayo. Sabi ng mga ekonomista, unless gusto din nating mag-increase ng interest rates, which is not good also, dapat may balance din. Bakit? Paano na yung mga negosyante rito na kailangan ng kapital sa banko? Uutang sila, mataas na yung, di ba? Yung interest rates ng uutangin nila, paano yon? You see? Pero just the same, na-impress yung mga mamamayang Pilipino kasi they know na hindi sa control ng sino mang uupong pangulo yung presyo ng gasolina that affects inflation. Mapigil ba ni President Bongbong Marcos yung nag-aaway doon sa Lanom Magog, Quibros, Ros in Quibros, na gusto mag-aaway yon kasi nanggatong yung mga kaalyado ninyong international liberals na Western powers? Sige ang panggatong ng gulo. O bakit hindi ninyo sabihan? Huwag nga kayong manggatong ng gulo. O tingnan ninyo, napikon si Putin, gusto ng mag-nuklear. Mapipigil yon ng ating Pangulo? These are powerful nations. Kaya Lolong, Edsel, huwag kami naintindihan ng mga mamamayang Pilipino ang sitwasyon ng ating Pangulo. Despite all this increases na sinasabi ninyo sa presyo ng mga bilihin, positive pa rin yung impresyon. Kung nag-negative na to, okay. Hindi man nag-negative. And again, 100 days pa lang. So yun ang na-mention mga kababayan ni Lolong dito. Rising inflation. Na-discuss na natin. Tapos dito, rising unemployment. Inflation is compounded by rising unemployment. When workers are unemployed, they lose their purchasing power. Eh bakit hindi ninyo kinontra yung pandemonium? Ini-expect namin na you will oppose President Digong sa mga policy na idinikta ni Judas. Nag-lockdown na nag-lockdown, yung mga negosyo bawal mag-open 100%. Yung iba talaga totally nagsara. Ay, yung iba natuluyan. Wala man lang nag-privilege speech sa inyo, Mr. President, your policy of lockdowns ay masama. Bakit natin hindi pakinggan yung ibang mga experts na hindi man kailangan ito na wala, inayaan ninyo. O this time, more than 2 years na nagsara yung ating ekonomiya, may mga eskwilahan, may mga negosyo, etc. na hindi na naka-recover. Tapos, aasahan ninyo in 100 days, pak!
mareresolba ni President Bongbong Marcos? Ano naman kayo? Sino naman ang makukumbinsin ninyo doon sa ganong sistema? 100 days, marireverse niya yon. Malayo na marireverse yun in 100 days. Kaya nga, very, ang tawag doon, conservative yung naging statement. Very humble ng ating Pangulo. Yung 100 days ko anya, na ipot on track anya yung ating bansa. Naging functional siya. Ano yung ginawa niya? Inopen niya yung economy. Ibinalik niya, mga kababayan, yung face-to-face. Yung face-to-face classes nga lang, daming epekto yon. Not only to the schools, pati yung mga school supplies, mga negosyo, national bookstore, etc. Nagkalugi-lugi. Bakit? Ayun, lahat online. Sa mga establishments surrounding the schools, mga university belts, nagkalugi-lugi kasi walang taong lumalabas. Ngayon, binuksan na. That is, you know, mga kababayan, sabi nga ni Inday Sara, that is the best achievement. Sa 100 days, yun anya, binalik natin yung face-to-face. Kayo, sa oposisyon, kinontra ninyo yon, nang i-impose ni Digong? Di ba hindi? Wala kayong sinasabi. We are expecting that you protest. Wala kayong ginawang, alternative man lang, sige lang kritika ninyo. Kritika dito, kritika dito, doon. O ngayon, ang tanong ko, Lolo, ano yung alternative ninyo rito? Ano alternative ninyo para dito sa inflation? Para ma-reverse natin, ano nandyan sa inyo? Para i-recommenda ninyo sa palasyo, paano bababa ang presyo ng mga produktong petroleum? Para bumaba yung presyo ng mga bilihin sa market, hindi maapiktuhan. Paano? Ano gagawin ninyo? Kailangan mag-recommend kayo kasi nagsisweldo kayo po sa mga mamamayang Filipino through the taxes. Hindi yung kritika lang kayo ng kritika. Ano yon? Yung peso-dollar exchange rate, paano ibababa? Ano, may plano kang sabihan si Baygon? Hello, Mr. President, napiktuan yung peso value namin kasi nag-increase yung interest rates ninyo. Pwede bang huwag na ninyong gawin yon? Hindi lang kami, yung buong mundo kasi based on dollar yung mga transactions natin. You are a global economic leader. So, kung ano yung nang ginagawa ninyo yan, mga policy ninyo, it affects us. Pwedeng gawin ninyo po? Sige na, para makatulong po sa atin. Welcome yon. Kayo na, anyway. You are there for so long and you are paid from the taxes of the Filipino people. So, ano obligasyon ninyo? Tumulong, hindi mag-kritika, mag-kritika lang. Pwede man kayo mag-kritika. Pero dapat, may recommendations kayo. Ito yung, Mr. President, ito yung recommendation namin sa opposition. Gusto namin tumulong sa inyo kasi kayo, nilagay ng mga mamamayang Pilipino as president, kami naman, nanalo kahit opposition. So, tulungan ka namin, baka hindi inabot ng mga bright boys mo sa gabinete ng isip nila. Kami naman, nagsisweldo man din tulad ninyo, galing sa kaba ng gobyerno. Kaya ito yung recommendation namin. Baka makatulong po sa inyo. Iyon dapat. Tama, Lolong, antagal muna dyan. Kababayan kita rito sa Albay. Escalating, number 3, escalating prices of basic goods. Alams na kung bakit. Continuing depreciation of peso, pang-apat daw,
O na, discussion na natin siya. Sabi niya, the president may have appointed the best and the brightest to compose his economic team. However, the well-uploaded team has not delivered the expected inputs of their mettle and expertise. In fact, with the expectation of budget or exception of budget, Secretary Amin ng Pangandaman, no one else from the economic team has hurdled the Commission on Appointments. End of report. Wala ka mang recommendation? Lahat lang po na. Baka gusto mo mag-apply as as one of the economic advisors. Di ba? Si Joe Wisalseda, kasama mo sa Congress, sumama na sa team ni President Bongbong Marcos. Pero yung presidente niya dati, si Lenlen. Bakit hindi mo tularan po, Lolong? Para, di ba, mas maganda pa yung ginawa ni Joey kasi nang mag-desisyon ng ang mga mamamayang Pilipinong si Bongbong Marcos, ang gustong presidente, tumulong siya agad-agad. Biglang talon. Kayo po hindi. So, anong silbi ng mga sweldo na kinukubra po ninyo galing sa taxes ng mga mamamayang Pilipino kung puna lang kayo, hindi man kayo tumutulong? If you believe you are bright, then be part of the unity team. Di ba? Hindi yung ginagawa ninyo ngayon, too early, politika, nag-organize ka agad kayo ng partido. Hindi nagtapos yung kampanya, tuloy-tuloy yung kampanya politika. Kaya turn off yung mga mamamayang Pilipino. Ipagpatuloy ninyo lang yan. Para patuloy ding ma-turn off sa inyo yung mga mamamayang Pilipino. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax, sa mukha, twice a day yung pahid. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Yan. Ito po ay mainam sa mga cancer patients. Di man siya gamot, food supplement po siya. Gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Babay po. Yung mga inquiries pala ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger. Ayos, bye-bye.